Nag-umpisa rin yan sa wala. No. Diba? Sa politika, wala rin siyang political family noong araw. Talagang on his own. But sabi ko nga, lagi ko sinasabi, ang taong bayan ang nag-uusgan. While it is true na kailangan natin ang mga politiko o mga endorsement ng kung sino-sino, pero ang pinakamasarap na endorsement, yung endorsement ng ordinaryong Pilipino. Ako, nagsimula, Dumaguso. Bantot nga ng pangalan ko. Dumaguso. Hindi ma-spelling nung tama nung araw nung binoboto. Buti nga ngayon, computerized na. But I'm proud of my parents. My mother is from Samar. My father is from Antique. So, as you can see, kahit na ako'y Tagalog na Tagalog, by blood, 100%. Full-blooded Bisaya. Mayo, masayin po itong mga taga-Mindanao na ako, Mayo? Well, mag-iingat kayo. Meron pa rin namang COVID. While it is true na pahupa na, that, you know, as we all know, na ito ay nagsimula sa isang infeksyon at naging milyon-milyon. So, konting ingat. Tapos, ito yung kay Susuko, alam ko, puno-puno ng krisis ang buhay natin ngayon. Daming krisis tayo pinakaroon, ekonomiya, pandemya, gulo. Kaya nga ako tumakbo para matigil na yung away political. Kasi napapansin ko, hindi ko alam kung napapansin nyo, no? Doing presidential election, laging usapan lang ng pula at yung magkaaway na pamilya o grupo, o pula, o naakusahan ng dilaw, o yung pula naman, akusahan ng dilaw, and so on and so. Parang sila lang lagi nag-aaway. Parang ang kompetisyon, karera ng kabayo, no, na sino mananalo sa kanila, at sino pag-iigantihan, sino. May itigilan, hindi papayapa ang ating bansa. Sa dami ng krisis na kinakarap natin, I don't think kailangan ng tao ngayon ang away ng mga politiko. At alam natin, isa man ang manalo sa kanila, hindi tatahimik ang bansa natin. Kasi magbabawian, magigantihan, pakulong dito, pakulong doon, walang tao, hindi yung mga magsasama. Maswerte kayo na maswerte dito sa Pagadian na yung governor ninyo sinasubsidize yung loss ng mga farmers. May ayuda kayo sa provincial government. But the thing is, siyempre, hindi naman lahat. Pero alam natin, hirap-hirap ang mga isaka. Yung mga mangingisda, trabahante, mga empleyado, marami na walang trabaho. 4.2 million. Eh, hindi yan masosolve ng away ng dalawang lahi lamang. O dalawang political clan. Mula at dilaw. Kaya kung halimbawa naman, gusto nyo ng kapanatagan. Ako, wala akong kaaway. Wala akong higantihan. Wala akong babawiin, no? Eh, kung gusto nyo ng peace of mind, at matuloy-tuloy natin yung nasimulan ni Pangulong Duterte, at tayo naman, pupunta tayo sa minimum basic needs. Education, healthcare, housing, jobs, and food security. Yun, lulang muna tayo. Maitawid namin ni Doc Willie yung katayuan ng ating mga kababayan. Isa po ng aking mga kasamang senador. Sila Samir Aguto, Jan Castriciones, Carl Balita, then Joe Pitsison. So kami, inaalay namin ang sarili namin para magtrabaho. At magkaroon kayo ng peace of mind na matitigil na yung away ng politika ng dalawang political clan sa ating bansa. Okay, your chance of your vulnerability. Your chance po for your vulnerability. Ay, depende sa iyo kung bumoto mo. Sa pagkikipag-usapan ngayon ni Governor ngayong umaga po, pagka pinalad po kayong makaupo, pagka presidente ng Pilipinas, ano po yung mapapakinabangan na may bukos ninyo sa Zamboanga del Sur? Well, as a general rule, no, yung programa sa edukasyon na STEM, yung napupuhunan natin, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Dahil sa pag-ikot-ikot ko sa buong Pilipinas, nakita ko talaga yung hirap ng mga magsasaka. Talagang hirap. Eh, sila yung nagpapakain sa atin. Sila yung nagbibigay sa atin ng kasiguruhan na
sustainable, yung sufficient yung ating pagkain at hindi na tayo dependent sa importation. Kaya yung STEM magiging STEAM, S-T-E, tapos may A na, A is for agriculture, na ibabalik natin as a part of curriculum, paano makapaghanap buhay ang tao o sa pagsasaka o pagtatanim. Tingnan ninyo, yung mga OFW natin, ngayon nasa abroad, mga OFW, marami sa kanila napauwi. Paano natin sila i-integrate sa ating community pagbalik nila rito? Maaaring meron silang konting ipon, o baka may ibang nga, wala pa. Paano natin sila i-integrate? So, dalawang bagay yan. Sila makapaghanap buhay through DTI. Or, bumalik sa pagtatanim, agriculture. Kailangan naman nila ng gobyerno ulit doon, Department of Agriculture. Kumbaga, ito yung mga dapat na iniisip natin kaysa yung mga away-away lang ng politiko. So, kayo personally, tama ka. Ang galing mo ah. Family to family? Parang sila lang talaga. Oh, okay. Or 40 years, away lang sila ng away. I think you don't deserve it. Okay. What we deserve, kung kayo may mga anak na, saan pupunta ang kinabukasan sa 6 na taon ng anak natin, ng buhay natin. So ako, I'm offering myself as an alternative. Basta pagpagod na kayo sa kanilang dalawa, yung mga malalaking political clan na yan. Sa'yo na? Available ako. So last question, Mayor, anong respect mo sa survey ngayon? Latest survey? Wala pa naman lately, but pinakamasarap na survey ay yung survey ng tao. As you all know, pag mumababa kami, heartwarming yung pinapakita sa amin ng tao. So masaya-masaya kami. So kumukuha lang talaga ako ng lakas ang loob sa taong bayan. We have 170,000 viewers ngayon. They're watching right now. What is your parting words? Posting statement. Well, huwag kayong susuko. Radyo-radyo. Ang galing eh. Bakit po kayo ibumoto ng Sambuanga Diyosur po? Hey, well, I hope, no? Basta ko, ang isang assurance ko sa inyo, I get things done. At nakita ninyo, sa pagkakalugmok ng Maynila, Pangkarote, Maynila, Dugyot, no? Yung Maynila, we recover in a short period of time. Dahil hindi naman tayo tumitigil na maganap ng tunay na solusyon. Tapos, hindi humihito doon. Binibilisan natin yung action. Kaya yung ipinangako ko sa mga taga-Maynila na 10 taong development, salamat sa Diyos, salamat sa Vice Mayor ko, mga konsel ko, at mga kapwa ko kawani ng pamahalang lungsod. Lahat ng ipinangako natin pang 10 taon, naganap sa loob ng 2 taon. Salamat, Mr. President. So, these are the things na pwedeng gawin sa buong bansa. Yung administrative ability. Okay. Pangalawa, I can work with anybody. Makikita nyo rin sa City Hall, United Colors of Benetton. Kasi, ang basis ng pag-hire ko ng tao is based on merits, skills, and field of undertaking. No colors. No, blind. Color blind ang appointment na ginawa ko. O, ang ibig sabihin, pati yung mga kalaban ko sa politika nung araw sa Maynila, naging department. Okay. At ba't ko naman sila kinuha? Dahil nakita akong magaling sila. At nag-deliver naman sila. So ibig sabihin, pag tinabi mo talaga yung higantihan, itinabi mo talaga yung away, itinabi mo yung bawian, bawi dito, bawi doon, ako sa dito, ako sa doon, mas madali makakamove on ng tao. Okay. Ayun ang aking pangarap para sa inyo, to address the minimum basic needs. So, we will continue to do that. May awa ang Diyos at sa tulong ninyo, na yun ang pagtutunan ko ng pansin. Tao muna. Basta kami ni Doc Willie, ni Samira Guto, ni Jan Castriciones, Carl Balita at ni Jopit Season, na pagkaisahan namin kung paano namin muna matataas yung antas ng pamumuhay. Okay. So, tao muna, tawid muna tayo sa crisis, at ang kailangan nating crisis manager, hindi pagbawi, hindi kulay, kundi yung kumikilos, yung gumagawa. Now, okay. Kung yun po ang hinahanap nyo, ako po, yun po ang for the past 24 years,
ayun naman po yung aking yan. So, salamat. Salamat po yun pag kabagawin katulad, ipaglaban mo. Pansang natin yung pwedeng kalimutan si, ano, si Jope. Kasi buwan-buwan, maalala niyo siya. Correct. Alam mo bakit? 5'6" eh. So, thank you, Mayor. What's your favorite color? Thank you, your favorite color? Ano, siyempre. Sa kapugaw ang kulay ng Pilipino. Ah, thank you. Thank you very much.